Proceed with thermodynamics part 5 video presentation. In this video, we shall discuss about specific heat, heat energy, heat transfer, and lastly, the salient features of thermodynamics. Okay, we shall talk about heat. Heat is defined as a process of transferring energy across the boundary of a system because of a temperature difference between the system and its surroundings. It is also the amount of energy Q. Q ang symbol ng heat transfer by the processes. Kung nung unang part 1 video natin, dinefine natin yung heat as the coldness or hotness of the body, eh yun daw po eh nasa qualitative state lamang po yung definition natin. Wala tayo sa quantitative. Ngayon, we look deeper into heat on a microscopic level. Ano? Ngayon, define din natin yung internal energy. Internal energy is the energy of a system that is associated with its microscopic components, atoms and molecules. When viewed from a reference frame at rest with respect to the center of mass of the system. Okay, itong internal energy, na-conceptualize to during the very, very early stage. Kung mababackread nyo or mababasa nyo yung tungkol sa kinetic molecular theory, which is parang na-obsolete na ngayon dahil nga sa paglabas nitong concept of heat. Pero yung kinetic molecular theory, kung mag-extend kayo ng research at pagbabasa, eh, yun daw isang bagay ay composed of molecules or tiny elements that in constant motion, ano? Okay, tiny particles that are in constant motion. Kahit daw po solid, there is a constant motion inside that solid. So, dun puro nagkakaroon ng internal energy. But napakahaba po ng Turing yon para i-discuss pa natin dito. You just read about that if you want to research more about the kinetic molecular theory. Pero napakaganda rin po nung Turing yon na matutunan. When you heat a substance, you are transferring energy into it by placing it in contact with surroundings or yung ambient that have a higher temperature. Such is the case, for example, when you place a pan o yung daw kaldero o kawali na mayroong tubig, inilagay mo sa burner. Yung burner, kapag may apoy, no, eh, at a higher temperature yon than dun sa tubig, the water gains energy by heat. Kaya mapapansin mo, umiinit yung tubig, nagkakaroon ng heat transfer. Okay? So, nagkakaroon ng transfer of energy. There are some misconceptions about heat that we would like to clarify in this slide. Heat is not energy. Okay? Heat is not energy in a hot substance. For example, the boiling water has a lot of heat. It's not correct. Instead, ang sabi sa atin, the boiling water has internal energy, E internal. Okay? So, yun po daw dapat ang mindset. Ano? The boiling water has a lot of heat is not a correct notion. Ano? Rather than the boiling water has internal energy. Number two, heat is not radiation. For example, it was so hot because of the sidewalk was radiating heat. Kapag naglalakad tayo sa kalsada, ang init dahil yung kalsada ay sumisingaw. It is incorrect. Energy is leaving the sidewalk by electromagnetic radiation. Okay? So, yun daw po pala ang tamang timbre ng ating pag-iisip kesa sa yung sidewalk ay nagra-radiate ng heat. Okay? So, number three, heat is not warmth of an environment. Example, the heat in the air was so oppressive. It's incorrect. Rather, on a hot day,
the air has a high temperature. Dapat daw po pala ganun yung ating isip. Kapag mainit, sasabihin mo yung hangin ay mataas ang temperatura. Kesa sasabihin mo ay napakainit ng panahon, no? The work done on a system, okay, is a measure of the amount of energy transferred to the system from its surrounding. Whereas the mechanical energy, ang mechanical energy, kinetic plus potential, ano? Okay, ano ba yung potential? MGH, kinetic energy, 1/2 mv squared, okay? Of a system is a consequence of the motion and configuration of the system. Therefore, when a person does work on a system, energy is transferred from the person to the system. Maliwanag po yan, ha? Kapag kayong tao ay nag-work on a system, work done to the system po yun. Yun yung pinag-aaralan natin nung preliminaries. The transfer is the energy transfer from person to the system. Okay, ha? It makes no sense to talk about the work of a system. One can refer only to the work done on or by the system when some processes has occurred in which energy has been transferred to and from the system. Okay, so yan po yung sinasabi sa atin. It makes no sense to talk about the work of the system. Okay? I-refer lang daw po natin yon, work done on or by the system when processes occurred. Okay? In which energy has been transferred to and from the system. So, kadalasan daw po, it is work done by, okay, by a person to the system. Mamaya, mas maliliwanagan po natin ito pagdating natin sa mga examples, no? Let us talk about units of heat. Initial notions of heat were based on the fluid called caloric. Okay? So, yung caloric na yun, tinawag nila yun na parang fluid during those very early times. At naging calorie, no? Calorie yung unit. The unit of energy in US customary system is BTU, which is defined as the amount of energy transfer required to raise the temperature of 1 pound of water from 63 to 64 degrees Fahrenheit. So, tatlo po ang unit nito, ano? Calories, joules, at BTU. Sinulat ko dito yung kanyang respective na mga conversion para mas madali niyong ma-refer. Pag nakabisado niyo kung ano man na unit ng heat ang ibigay sa inyo, edi madali na po natin maiko-convert. Okay. 1 calorie is 4.186 joules. 1 BTU is 1055.06 joules, and 1 calorie is 0.003965 British thermal units. Okay, pag-usapan naman natin yung heat capacity, you know. So, in the discussion that follows, we shall use heat as our example of energy transfer. So, yung Q daw is equal to capital letter C. Yung capital letter C, yun daw yung heat capacity, multiplied by delta T. Okay. The heat capacity of a particular sample is defined as the amount of energy needed to raise the temperature of that sample by 1 degree centigrade. From the definition, we shall see that if energy Q produces a change delta T in the temperature of sample, then Q is equal to capital letter C multiplied by delta T. Okay. So, tandaan ninyo po, ito po ay capital letter C. Huwag po kayong malilito kasi mamaya, meron tayong i-discuss na small letter C.
Okay, so iba rin po yun, ano? So ito pong capital letter C is heat capacity. Okay, at kung gusto mong makuha yan, edi Q over delta T. Okay, mamaya po yung small letter C, didiscuss naman natin. Okay, we talk about specific heat. Specific heat, ito naman po yung tinatawag natin small letter C. Okay, specific heat of the substance is the heat capacity per unit mass. O yan daw yung mga heat capacity per unit mass. Ah, yun pala yung Q over M. Diba? Kanina Q over delta T, edi meron Q over M. Therefore, if the energy Q transferred to a sample of a substance with a mass M and the temperature of the sample changes by delta T, the specific heat of the substance is equal to C, is equal to Q over M delta T. Okay. Specific heat is essentially a measure of how thermally insensitive a substance is to the addition of energy. Yan daw po ang ibig sabihin ng specific heat, kung gaano siya nagre-react sa pagdadagdag ng energy or pagka-expose nito sa heat. So may table po ito, ano, makikita niyo mamaya yung mga different specific heat values ng ating mga materials, ano. In the meantime, dito po nang galing yung pamusong Q is equal to MC delta T. Meron po tayong ganong sikat na Q is equal to MC delta T. Ito po yung ating sikat na specific heat formula, ano. So, this C is the specific heat, whereas kanina, wala ito. Okay. So, kung wala yan, edi wala naman. Magiging malaking C yan, ano? Ang tawag doon, heat capacity. Alright. We erase this now. So, I prepare here to have a particular slide about heat energy equation. Heat is a form of energy that is transferred between two substances at different temperature. And a form of energy that is transferred between two substances at different temperature. The direction of the energy flow is from the substance of higher temperature, yung mas mainit, to the substance of lower temperature, yung mas malamig. So, temperature po, lalong tumataas ang temperatura, lalong umiinit. Kapag bumababa ang temperatura, lalong lumalamig. Heat is measured in units of energy. So, kung ang heat daw ay energy, usually calories, BTU, or joules. Q is equal to MC delta T. Ito yung sinasabi ko kanina, no? Yan yung very famous Q is, wherein Q is heat added or removed in BTU, calories or joules. M is equal to the mass of the substance in kilograms. C is the specific heat constant in joule per kilogram per degree centigrade. Delta T is the change in temperature in kelvins, centigrade or Fahrenheit. Okay, I prepare to include here the table for specific heat of some common substances para kumpletong-kumpleto na. Isang tinginan na lang kayo. Ito na lang ang titingnan nyo. Nandito yung substance or element. Ayan, ano? Ito naman yung specific heat niya. Ganun din dito sa kabila. So, dalawang subdivision, apat na columns, bale. So, sa isang subdivision, dalawang column, substance, heat, specific heat. Tandaan nyo lang yung value rito ng specific heat is joule per kilogram multiplied by degree centigrade or joule per kilogram, ang basa dyan, per
degree centigrade. Merong mga iba kayong makikita na ito ay per degree Kelvin. Pero ito na po yung mga naglalabasan ngayon na libro, per degree centigrade na po lahat yan. So, nandito na po yung values. Isa-substitute mo na lang doon sa C na maliit. Ano? Now, to convert values to units of kilograms per grams, C divide by 4186. O yun. 4186 at 15 degrees of water. No? Kung gusto mo raw ma-convert yung unit sa calories per gram ng specific heat. Okay, after some conceptualization about heat, napatunayan natin na heat is energy and heat transfer from a hotter place to the colder place. Okay, at meron din tayong heat capacity na tinatawag at may specific heat din pala yung substance. Sana yun yung tumimbre sa utak natin. Ano? Bawat bagay may kanya-kanyang heat capacity. Mayroon siyang tinatawag na coefficient of ano, no? Specific heat coefficient. So, kung mapapansin natin, yung mga rubber, mas matatagal siyang mag-init kesa sa mga tanso. Ayan, medyo makikita mo yung values doon sa specific heat nila, yung diferensya, no? Now, we go to sample problems to illustrate and to define more on the specific heat. How much heat must be absorbed by 375 grams of water to raise its temperature by 25 degrees Celsius? So, to raise its temperature by 25 degrees Celsius, ang ibig sabihin nito ay delta T na po ito, ano? This must be delta T already. Sana maging ano tayo na nang maging mapapansinin tayo sa mga terminologies. Huwag natin pagkakamalan na ito ay 25 degrees Celsius na given na T. This is actually delta T. Bakit? Kasi i-raise na nga sa 25, no? At ito naman, how much heat must be absorbed by 375 grams, that's the mass. Okay, so we are given the mass, 375. O, yung specific heat ng water, tinignan daw sa, ano, tinignan daw sa table, 4.18 joule per gram per degree centigrade. Yung change in temperature, 25 degrees centigrade. Gawin natin degrees centigrade. Alright. Okay. So, how much heat must be absorbed? Okay. Kapag ka-inabsorb, mag-gain siya, no? By a 375, no? Eh, to raise. Kapag ka itong raise, sinabi, yung raise in temperature, so, ang meron tayo, heat gain. Heat gain, hindi heat loss. Because we are raising the temperature and it must, the heat must be absorbed by the water. Therefore, that is M, the mass. Ito yon given. The C, yun yon. Delta T, yon. Ah, ito na po lalabas, no? So, ganun lang po kasimple. Bali, direct substitution na lang po talaga lahat dito sa thermodynamics, as I told you. Kailangan mo lang ma-memorize ng konti yung formula. Actually, hindi mo na kailangan memorize yung formula. Tandaan mo lang na yung heat may mass yung substance, tapos may specific heat yun, tapos pag change mo yung temperature, ayun na yung heat. No? Hindi mo na kailangan i-memorize yun. Logic will tell you that the mass of any substance multiplied by its specific heat and multiplied by the change in temperature will give you the amount of heat. Okay? So, ganyan lang po talaga. Puro halos direct substitution po tayo. Burahin lang po natin ito para pakinabangan pa rin ang iba. No? Alright. So, yan. That's the first example.
Okay, after giving you one example, it is your turn to practice on these problems. Pare-parehos lang naman po yan. Doon din ang bagsak sa Q is equal to MC delta T. Katulad nito, what mass of water can be heated from 25 degrees centigrade to 50 degrees centigrade? Eh, dito, may delta T ka na rito, ano? 50 minus 25, may delta T ka na. Mass ang tinatanong. So, tingnan nga natin. Q is equal to MC delta T. O edi tanggalin mo yung delta T yan, ilagay mo dito sa baba, C delta T. O yan na yung iyong magiging mass. O tapos substitute mo na lang, halimbawa ito, delta T 50 minus 25, 25, yung C mo, water, o edi titingin sa table, no? So, titingin sa table, etong, ito, Q, edi solve na lahat, ano? Q is equal to C delta T, yun yung mass. Anong papatakan yan? Grams, ano? Alright, ito naman, what's the final temperature? Yan. Given ka ng mass. Given ka ng of water at 75 degrees, loses 7.96 times. O, ito, given ka ng Q, no? So, ano raw yung final temperature? O, edi, babalik ka lang ng konti. Itong delta T, gawin mong, ito, gawin mong T sub F minus T sub I, o edi makukuha mo na yun, ano? Palabasin niyo po itong sagot na to. Ito naman, nagka-upper cylinder sa mass of, o ito mass to, specific heat given, o calorie per gram degree centigrade, it is heated, okay, heated. Ayan. O, hindi may change na temperature ka na. What is the specific heat of that? O, ito. Makukuha mo na ito, no? Ang tanong naman dito, specific heat C is equal to Q over M delta T. Ito yung mother, ano, no? Mother formula ng Q is equal to MC double delta T. Okay. So, I hope mapalabas niyo po lahat yan. Lahat naman yan ay self-explanatory at burahin lang natin itong lahat ng ito. Alright, that's how you deal with thermodynamics. Ganyan po siya kasarap isolve, ano? Kapag naunawaan mo na, para ka na lang, ano na lang talaga, para direct-direct substitution na lang po talaga, wala na tayong iba pang mga i-analyze. Hindi katulad dun sa para method of joints, method of sections, meron pa tayong mga kung ano direction na ina-analyze. Okay? So dito, more on, kung napapansin nyo, given na sa problem yung mga kailangan, Ricardo, para mahanap yung isang putahing hinahanap. Ano? Pag-usapan po natin itong latent heat, dito po kailangan ng instruction, ano? Kasi ito po kung babasahin mo sa libro, mga tatlong pages kabilaan, puro sulat lang, salita lang. Napakahirap ipaliwanag. Pero mas maliliwanagan niyo po kapag ka naggawa tayo ng ganitong graph. Ano? Kunwari, ito daw ay temperature at ito daw ay yung energy added. Okay, it added daw. At kunwari daw, yung temperature niya mula dito ay negative 30, dito ay 0, 30, 60, 90, 120, no? And meron daw po tayong yellow, okay? At this point, may yellow tayo, dinagdagan natin ng heat. Nung dinagdagan daw natin ng heat, at halimbawa, 62.5 or energy added, 62.7 yung heat na dinagdag natin, eh, naging zero daw po yung temperature. Okay?
So kapag ka dinagdagan mo raw ng ano yan, naging zero in temperature, mangyayari linear yung change niya, no? Until such time na dumating sa zero, anong ibig sabihin ng zero? Nandun na yung ano, nandun na yung melting point ng ice, ano? So at this point, tubig na siya lahat. Kaya kung mapapansin mo, from this point, hindi siya nagbabago ng temperature hanggang marating niya yung 396. Okay. At pag narating niya daw po yun, dun lang magsisimulang uminit na naman yung tubig na nanggaling sa yelo. Okay, can you just imagine, ano, may yelo tayo dito. Pinainit ng pinainit, nag-change yung temperature hanggang dumating dun sa time na tunaw na siya. Darating yung time na walang change ng temperature kasi nagkakaroon po tayo ng phase change, ano? So, latent heat of fusion yata ang tawag doon from solid to liquid, no? Okay, so nagkakaroon tayo ng fusion dito, then zero yung change in temperature. Kung mapapansin mo, nasa state pa rin siya ng tubig. And then, dahan-dahan po, aangat na yung temperatura. Aangat na nga aangat. Kapag dinagdagan mo yan aangat, 815 joules. Hanggang marating niya 100 degrees centigrade. Boiling point na po yun. Tubig pa rin siya, pero kumukulo na siya. Pag narating niya na po yung boiling point, mga kababayan, mga kaibigan, mga kapatid, hindi na naman daw po magbabago yung kanyang temperatura dahil boiling point na yun, ano? Actually, mahaba ito, mahabang-mahaba hanggang doon. Hindi na lang napakita, no? Matagal na panahon yan bago magsimulang mag-change na naman yung kanyang temperature. So, at this point here, ito ay liquid state papunta sa gas. Okay? Evaporation, ano? So, nagiging, nag-evaporate na siya, nagiging steam na siya, papunta sa gas. So, kung mapapansin mo, ito, mas steep, then flat, steep, flat, mas steep yun, ano. So, mas madali pa lang, pagka nandun na sa state na yon, mas steep ito, mas madali pa lang painitin yung, o mag-evaporate na yung kumukulong tubig, no. So, yan po yung tinatawag na latent heat. Meron po tayong tinatawag na latent heat of fusion at latent heat of evaporation. Ano? Okay, ito na yung sinasabi ko, latent heat. Literally, the hidden heat. Hidden, nakatago yung init na yon kasi nga, hindi nagpapalit ng nagkakaroon ng change in temperature during this this point kasi nga nagkakaroon siya ng phase change, ano? From solid phase to liquid phase, from liquid phase to gas phase. So, meron tayong hidden heat na tinatawag, ano? There is a point in that process na hindi magbabago yung temperatura. Yung yelo na pinainitan mo pag natunaw yon, there is a certain point in time na hindi magbabago hanggang kumulo na naman po yon at simulang magbago papuntang 100 degrees centigrade. At kapag kumulo na yon, hindi na naman siya magbabago for very long period of time hanggat marating niya yung stage na mag-evaporate na siya. Okay? So, etong ito, yun din po yung Q. Ito, ibang libro na naman. Ano? Yan nga po talaga ang issue natin sa mga iba-ibang libro. No? Walang convention kasi nga po meron tayong mga German, may mga Hapon, at meron po tayong mga author na English. Eh, kanya-kanya po silang padali ng variables. Ito, E, energy nilalagay nila, pero heat po yan, Q. Q is equal to M multiplied by LB. Ano ba yung LB niyan? Latent heat of vaporization. Okay, parang sa evaporation, ano? Latent heat of vaporization.
in joule per kilogram. Yung E, energy in joule. Q is equal to mLb yan, ano? Ito rin, Q is equal to M times LF, yung latent heat of fusion naman, ano? Napag-aralan na rin natin yung fusion dun sa unang-unang video, ano? Fusion, latent heat of vaporization, etc., etc. during the phase changes, ano? So, yan po yung mga key takeaways dyan, yan yung formula. Okay, isinulat ko na rin dito, inilagay ko na rin dito sa lecture na to, yung table for latent heat of fusion and vaporization. Ito po yung substance, ito naman yung melting point, latent heat of fusion, boiling point, okay? At nandito naman yung latent heat of vaporization. Okay, tingnan natin yung tubig. Ang melting point daw niya is zero, okay? So, dyan daw nagsisimulang mag-melt na yung yellow, no? So, dyan din daw yung tinatawag na freezing point, ano? Ngayon, yung latent heat of fusion niya, 3.33 times 10 to the 5th. Boiling point, 100. Nagbe-vaporize siya sa 2.26 times 10 to the 6 joules. Anyways, yan po, makikita ninyo dito yung mga characteristics ng bawat substance and more or less magkakaroon kayo ng idea kung anong klaseng substance yung pwede ninyong gamitin. Itong lead, madali lang din to. Okay, so yan. Titingnan lang po ito kapag ka ito ay gagamitin na. Ngayon, kapag ka ganito po naman talagang karami na yung mga kailangan i-memorize, pinapayagan na po namin yung table na gamitin. Ano? Kasi ang dami nyo ng table na i-memorize. Meron kayong thermal conductivity, meron na naman kay specific heat, meron pa kayong latent heat. So, we are allowing students to use and refer to the table or kaya para wala na silang hawak-hawak, kadalasan, ibinibigay na sa problem yung mga values na yan. No? Okay. We go now to the example, latent heat sample problems. Calculate the amount of heat added to 1 gram gold o gold daw to change phase from solid to liquid. Solid to liquid. Okay. So, ano yung solid to liquid? Latent heat of fusion po yun, ano? Fusion ang pinag-uusapan natin, ano? The heat of fusion for gold is 64.5 times 10 cube. Ayan, sinabi rin sa problem. Hindi ka na mahihirapan. Minsan, hindi sinasabi sa problem ito, kaya tandaan mo lang, pag phase is from solid to liquid, fusion po. From liquid to gas, latent heat of vaporization. Okay, sana maliwanag yun. Given mass, 1 gram. Okay, so is equal to 1 times 10 to the negative 3 kilogram. Heat to fusion, 64.5 times 10. Raised to cube, joule per kilogram. Anong kailangan natin yung heat? Q is equal to MLF. Kanina E ito, pero ito po ay Q talaga. That's heat. M is the mass. Mass is 1 gram. O di 1 kilo, para maging kilogram yon kailangan natin times 10 to the negative 3 para makancel yun. Ang matitira ay joules, 64.5 joules na lang po. Talaga pong ganyan lang talaga kadadali. Pasensya na po kayo, wala na po talagang ibang hihirap niyan dahil halos lahat given na sa problem, no? Okay, next problem, calculate the amount of heat released by 1 gram of mercury. Mercury is Hg to change phase from liquid to solid. Ah, so solid to liquid. So freezing siya, no? Heat of fusion pa rin yan. Heat of fusion from liquid to solid. So, ang heat of fusion for mercury is 11.8 times
10 cube joule per kilogram. So, from liquid phase to solid phase, parang nag-p-press siya, no? Okay. Mass given is the mass 1 gram times 10 to the negative 3 ulit. Latent heat of fusion coefficient is 11.8 times 10 cube joule per kilogram. Wanted heat, eh ganun din, parehas lang din kanina. Parehas lang din po pala. So, yan lang din, 11.8 joules, ano? Okay, I guess by now, after giving you some examples, it's your turn to practice this yourself. I have written here the answer, and you just have to plug in the values. Okay, ito, 1 kilogram. Ingat na lang kayo dun sa mga, ano yan, sa mga consistency of units. Mararamdaman nyo naman pagka hindi makancel, edi tingnan ninyo kung ano yung kailangan nyo i-convert, no? Ito rin yung sa number 4. Ito yung sa number 3. Okay, I guess by now, dapat i-terminate natin yung ating discussion sa thermodynamics, kasi nga po, pag talagang hindi natin tatantanan to, napakahaba po nito. Actually, sinabi ko sa inyo, isang buong semestre, eh, naka-3-4 lang po kami, halos wala po kami palya ng MWF, day by day, talagang pinapasukan namin. Eh, ibinigay ko na lang sa inyo yung mga meaty part, ano, para hindi naman kayo mahirapan. Kumbaga sa paghahatid, eh hindi lang kayo sa airport inatid, hanggang dun sa loob pa ng aeroplano ay isinakay kayo, no? At hindi kayo madidihado pagdating ninyo ng thermodynamics, mga kababayan, ano? Kaya lang, sabihin na lang ninyo sa teacher nyong sasalo sa inyo, o hanggang saan ba kayo inatid, o edi sabihin nyo hanggang latent heat po na pag-usapan namin. So, mahaba na rin kasi, marami pa tayong i-discuss sa physics. We still have to discuss about the resistors in parallel, resistors in series, electricity. Okay, meron din tayong mga marami pa rin talaga tayong i-discuss. So, baka kapusin yung oras natin sa physics. I'm sad to say, but I have to terminate the discussion here. I'm just giving you the salient features in thermodynamics na enough for you to get by, you know? So, bahala na sa inyo yung mga sasalong instructor pagdating doon. Tandaan nyo lang, higher temperature means higher pressure. O yan yung isa sa mga key takeaways natin. Heat transfer is from hot surface to cold surface. Malaking bagay na yan. Pagka yung dalawang yan, natutunan mo na. All substances, materials will experience thermal expansion. O diba, kahit nga tulay, kahit nga bakal, o ano nilalagay natin? Naglalagay tayo ng baking rod, diba? Sa mga partition. Naglalagay tayo ng mga expansion joint. Okay? Latent heat is literally hidden heat. Kasi nga, during the phase change, hindi nagbabago yung temperature. O the ideal gas law, nagtagal tayo dito yung PBNRT, no? Wherein N is equal to the M over the molar mass. O pati yung pagkuha ng molar mass, inireview na rin natin yan, ano? So, lahat po yan natutunan natin dito sa ating thermodynamics. But again, we have to terminate our discussion and these are the silent features. So I guess by now this is parting time. Ano? Napier's law of thermodynamics, I prepare not to touch this anymore. Kasi nung pong itinuro ko ito, halos 2 weeks po namin itong diniscuss. Eh kung i-discuss ko ngayon, sisimulan ko, maraming kaakibat to, eh, no? At hindi ko rin naman matatapos. Might as well, bigay ko lang sa inyo yung ano, dahil meron naman kayong
subject matter na thermodynamics per se, no? First law of thermodynamics, parang ano lang to, parang conservation of energy. It means that heat cannot be created nor destroyed. It can, however, be transferred from one location to another and converted to and from other forms of energy. O katulad nga ng mga piston, ano? Okay, yung piston na yon, kapag nagkaroon ng combustion, aandar yung piston, iikot yung crank. O hindi na-convert yung heat energy sa ibang form of energy, ano? Nagkaroon ng kinetic energy dun sa system, ano? So, pareho lang din yan. Ganyan din po yung ating first law of thermodynamics. Marami pa po ito. Meron pa pong mga processes ito. I prefer not to touch it because we are on physics. And just leave it as that. And while you're ready to take it, and maybe that's the time. Okay, with this, we have to terminate our discussion, and this will be the conclusion of our thermodynamics part of physics. And muli po, ito po ang inyong Sir R Squared na nagsasabi, ingat lagi, kain dami at tulog aga. To God be the glory.